Maimpuntag po. Well, Secretary, unahin po natin yung sa Cebu. Totoo po ba na may suspension order na kay Governor Gwen Garcia? Namin late kahapon ng hapon yung order at na nagsususpend sa kay Governor Garcia. Apo. Ano po ba ito? Immediately executory? Oo, executory po ito. Ito po ay nagmula sa isang complaint na finile last November 2010. Inatasan ng Pangulo noon si Secretary Justrobredo na imbestigahan ito at natapos niya yung kanyang imbestigasyon at ay pinadala na ito sa Malacanang early part of this year. Opo. So magmula noon nire-review na ito, dumaan ito sa buong proseso at kahapon yung Office of the President, Executive Secretary, nagpalabas na ang kanyang pagpasya. Opo. Ito raw po ay dahil sa hindi pag-release ng pondo ng Office of the Vice Governor. Oo, parang ganun. Sa totoo lang, hindi ko na, yung natanggap ko kahapon was the one-page order, yung executory, yung legal na document, hindi ko pa na nababasa completely. Opo. Pero ganun yun, parang usurpation of the powers of the Vice Governor. Opo. Ngayon pa lang, Secretary Mar, actually kagabi pa, mukhang pinaghahandaan na ho sa Cebu, lalo na ng mga supporters ni Governor Garcia, may mga naglalagay na ho ng mga barikada sa paligid ng Kapitolyo. Ano ho ito? Kailan ho kayo ba mismo ang magpupunta ron para i-implement ang suspension order? Hindi naman. I-implement yung suspension order ngayon. Mm-hmm. Dadaanin natin ito sa naiiwasan natin yung karahasan. Apo. At yung sabi ko nga sa regional director ng DILG na dalhin ito sa away sa real estate, yung sa Kapitolyo ba, no? Uh-huh. Dahil you can serve the order constructively, mm-hmm, at saka may ibigay mo na yung succession oath kahit hindi mangyari sa Kapitolyo. Opo. Natural naman na yung mga supporters ng isang politiko ay magpapakita ng kanilang suporta. Pero palagay ko naman na reasonable naman lahat ng tao doon. Hindi naman kailangan na parang, hindi naman riot ito eh. Diba? Mm-hmm. Mm-hmm. Pero hindi din natin hahayaan na tumagal itong sitwasyon na hindi makapagpanungkulan yung sinong dapat na manungkulan. Opo. So ang mag-i-implement po today, ngayon po bang umaga, Secretary? Pumunta doon this morning. Opo. Yung taga-DILG, yung abogado ng DILG, mm-hmm, kasama si General Garbo, yung regional director ng PNP. PNP. At titingnan nila ngayong kung anong oras ngayong umaga. Pero hindi naman ito, mm-hmm, ay inaasahan na hindi ito uuwi sa karahasan. Opo. Dahil yung occupation ng Kapitolyo, ibang issue yan, no? You can serve this order without fighting the occupation of the capital. Ibang issue yan. Kung sa darating na mga araw ay hindi makapagtrabaho, hindi makapanungkulan kung sino yung dapat, iba naman yung pag, uh-huh, yung pag-alis ng tao doon. So pwede hong i-serve ang suspension order kahit na yung Kapitolyo binabarikadahan. At pwedeng mag-serve na as acting governor yung vice governor ngayon kahit na hindi doon sa Kapitolyo mismo. Tama, dahil lang isa sa mga kabahagi noon ay sulat sa lahat ng mga bangko na hindi natatanggapin ang signature, no, ng suspendidong governor, mm-hmm, at notice din ito sa lahat ng kawanin ng local government unit that the recognized governor ngayon ay yung succession, yung vice governor na manunungkulan bilang governor. Apo. Sa palagay niyo, Secretary Mar, sapat na yung regional director ng DILG at regional director ng PNP para irespeto o paniwalaan yung suspension order?
Palagay ko, sapat naman yun, pero sinusubaybayan natin, no? Lahat naman ng, I mean, kung titingnan naman po ninyo, ano yung mga kasangkapan na ginagamit ng isang nanunungkulan? Una, yung pag-cheque, di ba? Eh kung ang mga bangko naman, palagay ko, hindi naman makikisali sa politika yan, di ba? Kung mag-recognize sila ng isang signature na hindi na authorized, abay malalagay sila sa alanganin. Alawa, yung police, eh yung utos carries with it na yung deputization from the NAPOLCOM ay wini-withdraw at nilalagay na doon sa bagong manunungkulang vice governor. So these are the two major tools. Pangatlo yung sa local government unit. Yung sa kawanin ng local government unit. So, palagay ko naman na hindi natin gusto na lumaki pa ito. Matagal na issue ito, inimbestigahan ito, administratively pinatawan ng parusa ito, at inaasahan na ordinary course of business dapat naman sa ilalim ng ating sistema ay mangyari yung legally issued orders ng kahit anumang hukom or ng Office of the President. Opo. Well, siguro ngayon pa lang masagot nyo na ito, Secretary Mar, bilang leader, hindi lang bilang DILG Secretary, kundi bilang leader ng Partido Liberal. Inaangguluhan po ng politika itong suspension order dahil si Governor Gwen Garcia nasa kabilang kampo, kandidato ng sa pagkasenador ng kabilang kampo. At may mga kamag-anak pa siya, yung kanyang ama at yung kanyang kapatid, parehong kongresista daw, bumoto ng kontra sa paninindigan ng Pangulo sa Reproductive Health Bill. Ano po sagot ninyo doon? Ay siguro ito naman yung normal or natural na sagot ng lahat ng mga pinapatawan ng parusa. Ay sagutin na lang po nila yung nilalaman ng reklamo at yung findings, no, yung desisyon ng itong proseso ito. Kasi kung pwede rin angulohan na politika, di dapat hindi nangyari ito. Biro mo, dalawang kongresista yung kamag-anak niya. Umuupong gobernador. Ang itong administrasyon ni Pangulong Pinoy, gagawin namin kung ano ang tama. Uh-huh. At kung ano lang ang nararapat, kung ano lang ang karapat-dapat, yun ang aming papatuparin. Sabi ko nga na kung lahat ng desisyon dito sa halimbawa pag nilagay ako rito sa DILG, sinabi ko sa aking acceptance speech na alam ko magiging matagumpay lang ang aking panunungkulan dito kung tatanggalin yung anggulong politika. Uh-huh. Dahil lahat ng issue pwedeng sabihin politika eh. Uh-huh. Diba? Totoo yan. Pero sa dulo, ano ba ang tama? Mm-hmm. Alam naman na bigyan kami ng order ng Office of the President tapos hindi namin hotel. Oh, 'di ba? Una, pangalawa, alangan naman na may maghain ng reklamo sa Office of the President o kaya sa DILG. Mm-hmm. Na hindi namin atupagin. Halimbawa, nililipad ko na ito doon sa complaint versus Governor Espino. Mm-hmm. No? Ganun din. Ganun din po issue diyan. Yan din ang sinasabi, politika. Abay, alagay ko sagutin na lang niya yung ito'y isang first person, mm-hmm, personal knowledge na tao na kasama niya sa pagwewete nga nagsasabi, uh-huh, siya mismo tumanggap ng pera, siya mismo nagbigay ng pera. Alam nga naman hindi namin gagawin at tubagin ito, uh-huh, na, dahil kasi natatakot kami na sasabihin politika. Mm-hmm. Hindi na makagalaw ang gobyerno nun, di ba? Apa, so, apa. Gagawin lang namin kung ano ang tama. Mm-hmm. At sagutin na lang nila kung ano yung nilalaman nitong mga reklamo. Opo.